Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikalabing isa sa buwan ng Hulyo taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, member borrowers dumagsa sa SSS upang mag-apply sa loan restructuring. SK at barangay elections tuloy na sa Oktubre. At Santa Clara Power Corporation, mga taga-Distrito 7 at mga opisyal ng gobyerno maghaharap bukas. At sa detalye ng ating mga balita, matapos i-anunsyo sa publiko ang loan restructuring program noong April 28, nakapagproseso na ang Social Security System o SSS ng 20,950 LRP applications upang mabayaran nila ng mas magaan ang kanilang short-term SSS loans para hindi manganib ang kanilang mga benepisyo sa hinaharap tulad ng pensyon dahil dito kinakaltas ang anumang utang sa SSS. Bukas ang LRP sa mga member borrowers na may utang sa SSS na hindi nabayaran ng 6 na buwan o higit pa at nakatira o nagtatrabaho sa calamity area na idiniklara ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng national government. Maaaring sumali sa LRP hanggang April 27, 2017. Ayon kay Roberto Marcelo, SSS Calapan Branch Head, sakop ng LRP ang short-term SSS loan programs tulad ng salary loan early renewal program, emergency loan, calamity loan, VocTech loan, Y2K loan, investment incentive loan, study now pay later plan at ang dating binibigay na educational loan na siyang iba sa kasalukuyang educational assistance loan program. Hindi naman sakop ng LRP ang stock investment, privatization fund at ang education assistance loans. Tumatanggap ng LRP application ng anumang sangay ng SSS sa buong bansa. Kwalipikado rin sa loan restructuring ang mga miyembro na may date of contingency para sa debt, disability or retirement. Gayun din ang mga nakapagsumite na naturang benefit claim sa panahong ipinatutupad ang LRP. Kailangan lamang pumunta muna sila sa DDR claims counter upang tiyakin na maaari sila sumali sa LRP bago i-file ang kanilang LRP application. Sa ibang balita, dahil sa kaliwat ka ng pamamaraan na ginagawa ng mga alagad ng batas upang supuin ang krimen bilang mandato ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isinagawa ang anti-illegal drive campaign na dinaluhan ng 62 barangay captain sa lungsod ng Calapan na pinangasiwaan ng DILG, katuwang ang Calapan PNP at ang Philippine Drugs Enforcement Agency. Nayunin na naturang gawain ay upang higit na mabigyan ng kalaman ang mga punong barangay na silang nagpapatupad sa kanilang nasasakupan upang burahin ang kriminalidad, partikular na ang illegal drugs. Isang konsepto pa nito ay upang maisagawa ang house-to-house approach o Operation Tokhang, pinambahagi ng double barrel kung saan ay may dalawang bahagi ito ang high and low value target. Ipinaalam din sa mga punong barangay ang mga plano na dapat gawin sa mga kabataan, lalo na ang mga naglipa na sa lansangan kapag naliligaw ng landas kung paano ipapaliwanag sa mga ito ang mga ordinansang umiiral sa lungsod. Gayun din kung ano nga ba ang tamang pagbibigay ng aruga at atensyon sa mga ito. Ano-ano ang mga programa aangkop para sa kanila? May mga pasilidad bang maaaring pagdalhan dito? At kung paano ang tamang koordinasyong gagawin sa mga ahensya, lokal na pamahalaan at NGOs? Samantala, may 5 stages naman kung paano ito isasagawa. Una ay collection and validation, coordination stage, house-to-house visitation, processing and documentation, at monitoring and evaluation stage kung saan ay bahagi o ibinahagi sa mga barangay ang pagsasagawa nito. Isang paraan ito ng paglalayo sa mga kabataan na maakit sa paggawa ng krimen at mahalina sa droga kung sila ay nabibigyan ng panahon at atensyon ng magulang, barangay at lokal na pamahalaan ay wala ng dahilan upang sila ay maligaw pa ng landas. Kung sa barangay naman na nasasakupan nila ay may alam o kilala na pusher o user na hindi mapagsabihan, ito ay i-report sa PDEA o PNP upang maaksyonan. At magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood.
look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Sa pagbisita pa rin ni bagong Department of Agriculture Secretary Emmanuel Piñol sa lalawigan sa ilalim ng programang Biyahing Bukid, Tapatan, Gobyerno at Mamamayan, inaasahan sa looban ng Administrasyon Duterte ay higit na pasisiglahin ang agrikultura sa lalawigan. Ito'y bilang pagtugon sa mandatong iniatang sa kanya ng Pangulo na available and affordable food for the Filipino people, kung saan ay malaki ang potensyal na makikita o nakikita niya sa lalawigan bilang food producer. Sa biyahe ni Secretary Piñol sa bayan ng Bungabong, una na niyang isinagawa dito ang pangunahan ng inaugurasyon ng 10 hektarang Integrated Learning and 4-H Camp ng Agricultural Training Institute o ATI Mimaropa. Matapos ang inaugurasyon, agad na namahagi ang kalihim ng 25 fiberglass bangkas, fishing gear and nets sa ilang pamilyang mangingisda at ayudang pinansyal at seedlings para sa mga magsasaka. Kasama ni Secretary Piñol sa pamamahagi si Governor Alfonso Umali Jr., 2nd District Congressman Reynaldo Umali, DA Mimaropa Regional Executive Director Attorney Cipriano Santiago, kasama ilang pang-opisyales sa ilalim ng Department of Agriculture. Sa isang press conference, sinabi ni Secretary Piñol na seryoso ang pamahalaan na gawing libre ang patubig o irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA para sa mga magsasaka. Ito ayon pa rin sa kalihim ay nasa Kongreso na at hinihintay na lamang na maipasa ang naturang batas. Mayroon ng nakahain na bill authored by former Agriculture Secretary, now Congressman Arthur Yap. Nag-usap kami kanina, kasi kailangan baguhin yung mandate ng NIA. Kasi as a government-owned and controlled corporation, hindi pwede magbigay ng libre patubig ng NIA. So we are now coming up with an advocacy na baguhin yung charter ng NIA so that yung commitment ng Presidente of free irrigation would be fulfilled. So there is already a bill filed in Congress moving towards the direction. Sa uli, pahayag ni Secretary Manny Piñol, makakamit ang layunin na available and affordable food for the Filipino people sa estratehiyang pababain ng cost of production ng mga magsasaka at itaas ang productivity. Sa paglipas ng panahon, lumakas niya ang kapangyarihan ng middleman sa kalakaran ng agrikultura at panahon na upang ang mga magsasaka at ang consumers ang siyang bigyang pansin at palakasin upang maging food sufficient na ang bansa. Well, that is precisely the reason why ngayon ang ating target sa food production is lower the cost of production, increase productivity. Ang tabayanan na iba pa mga balita makalipas lamang ilang paalala. Hindi to ay mura.
The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tuloy na ang sangguniang kabataan at barangay elections sa darating na October 31, 2016. Base na rin sa tinatakda ng Republic Act 9164. Ayon kay City Comelec Officer 3 Charles Roman, nakasaad sa RA 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 na ang depinisyon ng kabataan ay may edad na 15 hanggang 30 anyos. Para sa mga kabataan na may edad na 15 hanggang 17, maaari nang magparehistro sa Comelec at bumoto para sa SK election. Ang gagawing pagtatala na ito ay upang maging kasapi sila ng katipunan ng mga kabataan. Sa mga edad na 18 to 24 years old, maaari ang kumandidato bilang chairman at opisyal ng katipunan ng mga kabataan, habang ang nalalabing 18 to 30 years old na botante at nakapagpatala na ng nakaraang halalan ay maaari nang hindi magparehistro. Sa age bracket pa rin ito ay tinatakda rin ng batas na maaaring bumoto sa SK at sa barangay elections na babatay na lamang sa iimprentang sample ballot na ilalabas ng COMELEC. Tuloy ho ang barangay election ngayong October 31, 2016. Mm-hmm. Sa preparation, sa ngayon muna ho, ay kailangan magparehistro muna yung mga taong hindi pa nakarehistro. Pero konting pagliliwanag lang po regarding po dun sa SK. Ang SK po, ang definition po nito ay yung 15 to 30 years old. Diyan po yung kabataan. Ngayon po, sa 15 to 30 years old, ang pwede lang pong kumandidato ay 18 to 24 bilang SK chairman. At saka yung mga konseho ng SK. 18 to 24. Ang pwedeng kumandidato ng SK. Pagka yung 15 to 17 ay pwedeng bumoto ng SK. Pero magpaparegister muna po. Magpaparegister muna ang 15 to 17. Ang pwede lang niyang botohan, hindi yung SK lang. Samantalang may natitira pa tayong 18 to 30 na pang-barangay election, ang babotohan po nila kung sakasakali ay dalawa. Pwede mo silang bumoto ng SK at saka po pwede rin mo silang bumoto ng barangay councilor, barangay captain. Yung SK naman o di SK chairman at saka yung mga councilor, pwede rin mo silang bumoto. Iyon mo yung base nyo sa resolution na sinasabi na bawal ang transfer. Magbubukas ang registration ng COMELEC sa darating na July 15 hanggang sa 30 ng nasabing buwan. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas rin ang naturang tanggapan para sa pagtatala maging sa mga araw ng Sabado, Linggo at Holidays. Paglilinaw ni E.O. Roman, hindi anya tatanggap ng transfer of registration application ang COMELEC mula sa magkaparehas sa distrito, lungsod o munisipalidad. Ito ay batay na rin sa itinatakda ng COMELEC Resolution 10148 na pinalabas at pinagtibay na karaang July 5 ng kasalukuyang taon. Samantala, bukas, ika-12 sa buwan ng Hulyo, nakatakda ang muling pag-aharap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa operasyon ng Santa Clara Power Corporation kasama na ang taga-Distrito 7 sa bayan ng Nauhan. Ayon kay Gobernador Alfonso Mali Jr., darating sa naturang dialogo o talakayan ng mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources, Environment Management Bureau, EMBDNR, Mines and Geosciences Bureau, PBOX, Department of Energy, PGNRO, at maging ang ilang matataas na opisyal ng Santa Clara Power Corporation.
Ayon pa sa gobernador, bukas ang nasabing dialogo sa lahat na nanagnanais ng malinawan at bigyan ng kasagutan ng mga usapin sa pagtatayo ng 8 MW Lower Catwiran Hydropower Project na siyang itinuturo ng ilang residente dito na isa sa mga responsable di umano sa pagbaha at pagtabo ng bandik sa kanilang kabahayan at komunidad. Layunin ng pagharap na ito ayon sa gobernador na masagot ang mga katanungan lumutang sa nakaraang pandinig ng sangguniang panlalawigan, partikular na sa paggamit ng mga ito ng pampasabog bilang pamamaraan nila sa kanilang tunneling na siyang dadaluyan ng tubig upang makalikha ng kuryente. Matatandaan na July 6, 2016 ang petsa na ipinangako sa mga taga-Distrito 7 na ilalabas ang tanggapan ng gobernador ang temporary suspension order laban sa Santa Clara, subalit walang kautosang naganap dahil ayon sa gobernador, hindi ito saklaw ng kanyang otoridad. Sa halip na maglabas ng cease and desist order, minabuti-an niyang magpatawag ng isang malaking pagpupulong at paupuin dito ang lahat ng konsernadong ahensya at opisyal upang ma-resolba na ang issue ng hydropower project sa bayan ng Nauhan. Dismayado, subalit hindi titigil ang mga taga-Weste. Ito ang siyang naging pahayag ni Carlo Alcoba, convener ng koalisyon sa GIP Mindoro, kaugnay sa naunsyaming kautusan ng gobernador. Umasa aniya mga taga-Distrito 7 at nakakalungkot na umasa sila sa salita ng mga opisyal na humarap sa kanila sa nakaraang pagdinig. Ito po kasi yung pinagkasunduan na maglalabas ago ng suspension order last June 21. Kami naman po nag-aantay lang. Hindi naman po kami nangunguni. Nag-aantay po kami nung ilalabas niya. Hindi naman po namin sinasabi kay Gov na, Gov, itong gawin mo. Ito lang naman po gano'n. Kanila po galing yun, nakinig lang po kami. Nagpahayag lang po kami ng aming sentimento. At nung based na sa hearings, sinasabi rin ni Vice Gov na ito yung recommendation to temporary stop ang operation ng Santa Clara. And through this po sa sinabi ni Gov na maglalabas po sila ng suspension order this coming July 6, nag-expect lang po kami noon kasi sa kanila po galing yun. Wala po kami pinipressure na tao. Kami po yung nag-aantay lang kung ano po yung ibibigay sa amin. Ngayon, kung wala po, at least malinaw po sa amin. Wala naman tayo tinatago dyan. Na mabuti nga, ano natin yan. Mabuti nga para malaman ng lahat. Ano ba talaga yan? Di ba? Una-una, sinabi ng DNR, hindi mining ito, kaya sa DOE. Kaya nagtuturoan, nagagalit nga ako sa kanila. Napagsabihan ko sa kanila. Diba? Nung huli, kami na may kasalanan, kami na nagbibigay ng permit. Sana mga kayo nakakita nung wala kami kang kamalay-malay dyan eh. Kami ang sasabihin nyo na kailangan magbigay ng permit. Samantala, dadalo pa rin ayong kay Alcoba ang koalisyon kasama mga taga-Distrito 7 sa nasabing dialogo. Ito'y upang muling ipakita aniya na hindi natitinag ang paninindigan ng mga residente at patuloy silang lalaban para sa kabuhayan at kalikasan. Ito ang unang pagkakataon na uupo sa isang dialogo ang mga taga-Distrito 7 kaharap ang mga opisyales ng Santa Clara Power Corporation at iba't ibang opisyal ng mga konsernadong ahensya ng pamahalaan. Gaganapin ang dialogo sa Tamara Hall sa Kapitolyo ganap na alas 9 ng umaga. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT.
Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Sa ibang balita, may bagong grand night na ang St. Ezekiel Moreno Council 7189 District C40. Matapos sa kanilang 38 installation of officers na binigyan temang Building the Domestic Church While Strengthening Our Parish. Ika-10 ng Hulyo taong kasalukuyan na ginanap sa Saints Peter and Paul Chaplaincy, Barangay Lumang Bayan, Lungsod ng Calapan. Nagsimula ang programa sa pagdaraos sa isang banal na misa na agad na sinundan ng pagtatalaga sa mga bagong opisyal sa K of C 7189 na pinangunahan ni Sir Knight King Alfred Corona bilang District Deputy. Pasasalamat at panawagang patuloy na maglingkod ang siya naging pahayag ni Sir Knight Christian Catley sa kanyang valedictory speech bilang outgoing Grand Knight. Matapos ang talumpati ay ang turnover of cable kay incoming Grand Knight na si Sir Knight Demil Manso. Kabilang sa mga bagong talagang opisyales ng K of C 7189 para sa Columbian Year 2016-17 ay sina Sir Knight Pedro Magnaye, Deputy Grand Knight, Sir Knight Romeo Medina, Chancellor, Sir Knight Godfrey Gil Peña, Recorder, Sir Knight Antonio Apigo Jr., Financial Secretary, Sir Knight Neil Montoya, Treasurer, Sir Knight Wilfredo Almasan, Lecturer, Advocate Officer, Sir Knight Franklin Agutaya, Inside Guard, Sir Knight Castillo o Cristino Tobillo Jr., Outside Guard, Sir Knight Rick Madasigan, Trustee for 1 year, Sir Rijay Condes, Trustee for 2 years, Sir Michael Vance Hon Camara, at Trustee for 3 years, Sir Christian Catley. Bukod sa mga bagong talagang opisyalis at pamilya nito, naging panauhin rin sa nasabing okasyon si Congressman Doy Liacha ng unang distrito at ilang pang knights na miyembro ng District C40. At marunin niyo po kaming mapanood sa YouTube, type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kalipunan ng mga balita na kalap ng Newsline Staffing Group para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viren na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.